Since tinanggal dito itong mga nagamit mo na before, mas mapipilitan ka talagang humanap ng kapalit, humanap ng backup. Now, TNC 4 kontra sa Game Lab Desolators. Makaka-reverse sweep nga ba ulit sila or makukuha naman nila yung control? Yun na. Kasi parehas nga na galing reverse sweep. May reverse sweep ba ulit? Reverse sweep ba ulit ang mangyayari? O meron na talagang magda-dominate? Or gugustuhin mo bang manalo sa game 1? O wag muna. Ire-reverse sweep mo na lang. Kasi parang pag nanalo ka game 1, uy, naka-reverse sweep yung kalaban natin nung nakaraan ah. Parang Eagles ah. Parang Eagles yata. Pag parang mas gaganahan yata sila. Di ba parang... Yun lang naman ay aming mga spekulasyon at kuro-kuro dito. Nalala kasi si Kuro nasa TNC Zipper yun dati. Tama. So, shoutout sa'yo Kuro. Ngayon, draft na. Ayaw talaga ng mga second pick yung Matilda mapunta sa kalaban nila. Parang automatic. Na unti-unting nabubuo ang trend na kapag second pick ka, wag mo na ibigay Matilda. Feeling ko, next week sa prod team natin, hindi na nila tatanggalin yung Matilda. Oo nga eh. Nandiyan lang. Nandiyan na yan. Pagkalapas tong draft, Matilda dito sa kanan, first man. Kasi ganun talaga yung nagiging estado ng metagame ng MDL Philippine Season 3. Hindi ko generalize kasi nasa ibang mundo tayo ngayon. Nasa global ban system tayo. Ito na yung mundo na kailangan nilang may sistema. Kasi nga, global ban system. Tama naman. And dito din masusukat ang talento ni Commander para nga naman mabigyan niya ng strategiya ang kanyang hukbo. At dito din masusukat ang utak ni Coach Ernest Ivan para sa Game Lab Desolators. Nakahapon, parehas naman actually, hindi ganoon nadalian o nahirapan pa rin sila na maipanalo ang kanilang mga serye. At kung ako din sa TNZZ4, makikinig talaga ako kay Commander. Ako din. Mahirap hindi makinig kay Commander. Mm. At kay Coach Ernest Ivan. Kasi Ernest nga eh, marami nang na-earn. Ganun ba yun? Ganun ba lang yun? Tama. Earner, Ernest. Tapos pag sobrang dami niya pang na-earn, most Ernest. Tama naman. Pero yun nga, ang makikita natin dito, wow, TNCZ4 focusing on their former teammate. How? Alam namin yung mga heroes mo. Tinanggal ang Faramis, Novaria, Valentina. Hindi na ako magtataka kung magtatanggal pa sila ng Nana. Diba? Iyon yung ginamit din kahapon ni Hao. Lilia. Diba? Ay, teka. May nakakalusot, ha? Uy. Ano okay. Ex-Borg ang tinanggal muna. Vexana. May Ruby din. Ipaprayo ba ngayon? Meron ba ngayong... Oo nga. Tikas ang TNCZ4 na prayo ko. Vexana. Pag sila hindi nag-Vexana... Matic. Former teammate niyo ako. Dapat alam niyo na rin yung nasa utak namin. Mm-hmm. At feeling ko din. Oh! Okay. Gets? Kasi nga naman, baka gamitin din ni Takinaga. Sheesh! Tama naman. And alam din naman ni G na yun yung... Tama. Sinamahan ko lang yung energy tama, na yun. Tama. Na ito din yung mga comfort hero niya. Game number 1 pa lang ng ating liga at game 1 ng TNCZ4, lumabas na agad yan. Mm. At gusto ko din yung ano yung energy natin sa mga draft pa lang dahil sa global ban. Okay. Yung parang wow, lagi kang may gulat factor kasi na. Kasi nakakagulat talaga. Uy, lalo na pag may mga kakaibang picks, pero ito hindi na to kakaiba eh. Hindi na. Pag open, kukunin. At ito yung sinasabi namin. Kapag hindi nyo pinrioritize ang Vexana ni Hao, kukunin na nila yan. Kukunin na ng Game Lab Desolators yan. Not to mention yung Arlott ni Micro na 3-0 noong early game kahapon. Oo nga pala. Ayan din yung isa sa key kung bakit naipanalo. Yun ang Game Lab Desolators yung game 2 nila kontra sa Onyx. Okay. At ngayon, TNCZ4, kuha sila dito ng XP, can either go on the side lane or even on their roam. Pero ito na, mukhang this is the hero para kay Pecto. Kuha ng Claude, para nga naman malimit ang hero pool ni Hani Salas. We never saw this from their day one performance. Hindi pa na nila. Wala doon si Pecto. Now, ang question, how,
ituloy na natin to. Ano ang epekto ni Pekto? Alamin natin yan kasi doon na rin ako nakatingin eh. Paano to ma-maximize ni Pekto? Game Lab Desolator securing Kaja once again para kay Lotus. Ginamit nila to kahapon eh. If I remember correctly, yes. Oo, ginamit nila yan kahapon. Yata. Game number 2? Sa sobrang parang tindi ng mga laban. Oo, yata. It's a winning game. It's a winning game. Ginamit nila yan. So kung panalo, siyempre, bakit mo babaguhin? And Game Lab Desolators, sila na ngayon ang magtatanggal ng mid laner dito. Medyo aggressive yung lineup, so kailangan magtanggal ng Nana na pampigil sa aggression. Knowing na, wow. Wow. I never saw that coming too. Sorry, I mean, hindi ko na natapos yung sasabihin ko kasi merong gumulat na bata. Oh, wow. The Joy and the Angela combined. Ang hirap nun. Equals migraine. Equals tulog talaga. Dasal ang kailangan. Mm. Kahit pasabihin mong may kaja para isuppress ang Joy. Baka buhay pa rin yun. At makasayaw pa, makakanta pa dito si Joy with perfect beats. Mahirapan lang dito ang Game of Desolators. At kung sinabi nila dito nung day one ng TNC port na nakatulog daw si Pekto, baka pag may Joy Angela, Game Lab Desolators ang matulog. Tama din naman. Mahirap din talaga kalaban, lalo na't hinihili ka ng electrifying beat sa Rhythm of Joy. Pero, Honey Salas, The Bruno versus The Claude. Matagal na natin itong nakikita at alam natin na lamang ang Bruno kapag laning dahil sa sakit at hagupit ng mga bola. Mag-ano ka ba? Mag-build ka ba ng attack speed sa isang Bruno? Hindi naman, di ba? Hindi prayo eh. Hindi. Kasi madalas critical eh. Oo, tsaka ano, gugustuhin mo ng ano, parang para siyang pang-burst eh. Hindi siya yung mga tulad ng Claude na gugustuhin mong meron ka ng mga DHS, Corrosion, tapos Golden Stop. Yung Claude, yung Bruno kasi yung gugustuhin mo dyan, mga Berserkers, di ba? Parang ang, sabihin na natin ang attack speed items na lang ng Bruno ay Hasklo still, may attack speed. Wind Talker. Wait lang! Ang tapang mo naman, Takinaga! May Terisla, may Ruby, tapos Nolan yung gagamitin! The Last Game Lover, Takinaga, showing us the former flavor na meron ng isang Takinaga. The original Takinaga. Yung mga assassin heroes. So tingnan natin kung paano niya ma-maximize yan. Kontra dito nga sa hukbo ng TNC Z4. And maganda din ang kanilang lineup. Execution talaga. Doon na talaga mangyayari ang lahat. Terisla din eh, yung pinili dito ng TNC. Way back season 2, Ajay, Terisla, lagi nang magkadikit yan. Mm-hmm. And as we head on sa game number 1, this is G-Lad versus TNC C4. Matinding laban para sa win streak, para sa puntos. Ang kailangan at makikita natin sa minimap na agarang nanggugulo dito. Etong si Lotus, nagbibigay vision, poking his enemies. Meanwhile, usual rotations para sa mga junglers. Kani-kanilang mga resources at nakasalalay sa mid lane duo. Pero hindi natin napansin, Gord ang gagamitin ni Vin. Kung laban against sa Vexana, range, Gord yun. Damage, burst, I can give it to Vexana. Ngayon, magkakatalunan doon sa kaduo nila, yung roamers. Pag nahuli ni Kyurem, pwede rin naman i-burst ni Vin. Pero pag nahuli ni Lotus, ang pwede hirap. Rin i-burst ni Hao. Ayun nga din, yung gusto kong idagdag dito sa mga sinasabi mo tungkol sa Gord na yan. Kasi napaganda din eh, yung pagpili ni Takinaga ng Nolan dun sa last pick. Why? Kasi ang Gord, kapag yan eh nagkasana ng Kamehame wave niya, Nakatayo lang. Stationary lang siya. And gustong gusto yun ng mga assassin users. But now, 1 minute in pa lang naman sa game, makikita natin dito na wala pang mangyayari. Wala pa. Kasi gugustuhin talaga, ng especially ng mga junglers, na mag-level 4 sila. Tulad nito, ang sakit ng damage na mga galing kay Takinaga, mag-force si Kyurem na mag-out muna. Pero okay lang kasi wala pa namang turtle.
Sasabihin ko pa lang sana na kalmado. Pero kalma. Sabi ni Takenaga, hindi ako kalmado. Oo, ayaw niya mag-TikTok. Binigyan niya ng banayad ng marahan si Curim. Kaya nga napilitan. Actually, buti na lang si Curim, hindi din siya parang nagkape ngayon na may dagdag nervyos. Kasi kung ako yun, pa-flicker out na ako eh. Isa, hindi. Alam nila kung paano yung manage ang kanilang mga skills. Ang tawag doon, skill management. Tama, kasi manage the skills, when you manage it, the skill management. So ikaw ay isang skill manager. Yan! Nagkasundo! At least, kahit sa laro, naging manager ka. Tama naman. Pero ang kailangang i-manage din dito, no, ng G-Lad, yung aggression ni Curim. Ayan kasi na, kapag hindi nila napigilan, si Curim, na lagi nakakahuli, medyo masakit sa ulo yan. Pero lamang sila dito kasi level 4 na si Lotus. Tingnan mo, ay, napigilan yung hatak ni Lotus. Agile dives in, pero may Eternal Guard lang din naman nagagamitin dito. Buhay lahat ng membro, walang mamamatay kahit ganoon katindi ang mangyayari. How? Hi, former teammate, pero hindi ilalaban ni G. Hello? Hi-hello lang eh. Pakita ay. Lang, pero oy, wait lang, si Takenaga parang hindi hello ang gusto. Babay yata ang gusto ng G-Lad because G's gonna be falling down sa kamay ng dalawang miyembro ng Desolators. Anong hi-hello? Anong hi-hello sa dati mong teammate? Kami na yung bago niyang teammate ngayon. Hello ka ngayon sa amin. Para pagka-hello, ginudbay agad sa sobrang bilis ng burst eh. Nakita mo naman, yung damage output. Aray! Si Takenaga, yun yung binabanggit mo kanina. Ayan yun eh, yung Takenaga special movements. Yung magagaling sa kung saan-saan. Iba yung nakakagulat kasi ang gusto niyang mga heroes before, Fanny, Lancelot, di ba? Doon siya kilala eh. So ngayon na na-open yung Nolan, bakit natin hindi nga naman gagamitin? And ito din actually, yung nagpahirap sa kanila noong game 1 kahapon. Ay, oo nga, yung Nolan ni James Banks. Mm-hmm. Pero, si Curim naman ay may gagawin doon na paghatak kay Micro, yung burst nila, pinakita lang din sa atin ng TNZZ4. Napilitan mag-flicker si Curim, pero nandito at ramdam natin yung hapde na meron ng isang cord and the combo na kayang i-provide dito ng army. Look at Pecto. Mm. Brave Smite Claude. Ito yung tipo ng Claude na kada Art of Thievery, mayroong percent ng HP na nakukuha. Babalik at babalik. Ako'y babalik sa iyo. HP be like. Pero teka lang, G-Lad be like! Mukhang delikado si Ajay, pero delikado din yung ato si Micro dito. Pero mag-disengage. Nakakakaba naman. Parang palagan kung palagan eh. Pag may namatay, edi goods. Pag wala, back away. Pero nandito na naman yung set ni Curim. Mapipilitan mag-flicker si Lotus. Ang ganda ng pwesto na ginagawa ni Vin. Ito yung sinasabi natin kanina. Kailangan mauna si Lotus kaysa maunaan siya ni Curim. Dahil nakita mo naman yung pwedeng gawin ng TNCC for Retribution kay G mapupunta. Delikado ngayon ang mga miyembro ng Game Lab Desolators pero pipiliin nilang mag-disengage. TNCC 4, nakuha ang gusto. Wala na kaming gagawin dyan. Disengage muna at mukhang kay Micro ang isusunod. Curim, reconceal. Namataan si Takenaga. Mukhang ipipilit, pero konti lang naman kasi may BMI dito si Pecto. Kaso nga lang, with that, G-Lad though, uy, si Honey Salas nakakuha na ng Tori dun sa itaas. Ay, mas nauna sila. Akala mo nag-racing. Pabilisan makakuha ng turret at ngayon, Game Lab. Medyo nagtatry pa sila dito sa may bandang gitna, pero alam din kasi nila na nakakuha na ng Tori ang TNCC4 sa ibaba. So for sure, nandyan na yan sa gitna. May eyeball na dito sa gitna. Grand eyeball sa gitna. Kasi ito na yung next na target ng dalawang kuponan. Meron namang turtle, pero up by a minute pa naman tagal ang hihintayin. Sobrang tagal pa. But let's talk about that gold earned. A 500 gold lead for Honey Salas. Yun yung epekto ng early swap dahil sa pagkuha niya ng energy plate agad sa baba. Ayan din naman kasi talaga yung strength eh, ng isang Bruno. Kapag ka naiwan mo sa lane, Matic, kukunin niyan yung Tore. And again, dun sa baba kasi may kahati dun etong si Pecto. So hindi niya totally nakuha lahat at mukhang si Curim ang makukuha dito ng Game of Desolators. Makakalayo
Nagmalapusa, oh, kasi si Azay na lang ang hulihin natin dito. Bagsak ang siyang membro ng TNCC4. Nag-hello si Micro kay Azay. Hello, former teammate. Walang wala kang tinamaan doon, ah. Halika nga dito. Akala mo si Howlang yung dati mong kampi? Huwag mo kong kalimutan. Pero that's a move just to save etong si Kyurem. Pero hindi nga lang ganun ka-worth it para sa TNCZ4. Nakakalamang ang game left desolators ng 1.5 kay Goldie. Pero mo si Kyurem! Ang hapdi ng Mystic Gush. Kanina pa yun, ah. Kanina pa nila ginagawa. Kaunti yung natitirang buhay. What more pa mamaya? Pero kanina pa din ginagawa ni Honey Salas. Yung trabaho lang, push lang. Di ba? Ganito yata kapag game lover ka, kailangan marunong kang mag-speed push. Pero tingnan mo, bagsak agad ang isang miyembro ng TNCZ4. May hatak na mga galing kay Lotus. Honey Salas? Ang target nila si G. Mapipilitan mag-back away ang hukbo. Game Love Desolators, what a play to zone out. To get the turtle, pinalayo, pinauwi muna ang hukbo ng TNC. Di naman sila makaka-convert onto that mid lane dahil naubos ang mga minions because of the clear wave capability na meron si Vin. Pero yung posisyon ni Lotus is exposed. Nakita siya doon ni Vin with that kumukulong kalan. Yun yung tawag ko din, kumukulong kalan. Totoo naman, makapdi kasi din talaga yan. Pag ikaw naipit dyan, ang sakit! Ikaw na yung kukulo mismo. Kapag ano, ano yung binabaran mo yun? Aw, 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 aw. Kung may ingay na sipol yung ano, yung sa ano yun? Yung sa kettle. Takore. Ayan, takore. Di ba? Ngayon, ikaw yung makangaray talaga. Mapapa-aray. Aw, aw, aw. Ganun kasi ako mapa-aray. Sorry. Iba. Aray. Different person, different aray. Different high school. Totoo din naman. Tama naman. Mm. And ngayon, para sa Game Love Desolators, tingnan mo, si Takinaga, kinukuhanan niya na ng orange buff doon, itong si G. Pero dito din sa may banangit as may kagunuhan, may hatak na magagaling dito. Mula sa TNCZ4, nandiyan yung Mystic Gush. Mapapalayo ang mga miyembro ng Game Lab. Pero ganun din, napalayo din ng TNCZ4. Kayo na yung nag-initiate, pero nag-disengage naman yung dalawang teams. Aba, 4v4 yun, Ana. Wala parehas yung jungle. Meanwhile, yung kanilang jungle ay nagwa-1v1. Doon sa bottom lane, parehas sugatan. Pero nakakuha na ng Tore ang G-Lad sa gitna. Pagalingan na lang mag-execute talaga ng galawan eh. Oo. Tinan mo, si Honey Salas, focus lang talaga sa Tore. Trabaho lang. Yun lang ginagawa eh. Trabaho lang talaga. Ito din yung tipo ng player, ito din yung tipo ng empleyado na gugustuhin mong i-hire. Tama, the most hardworking man. Employee of the month! Honey Salas! Pero, worth it naman kasi for G-Lad. Saka 0-0-0, pero ang dami nang nakuha ng Tore. No participation at all, pero ang contribution sa laro, napakalaki. Sobra-sobra talaga. Pero para sa hukbo, pipilitin nilang itry magkaroon ng pwesto dito sa first lord ng laban. At alam din nila na for sure, Game Love Desolators lalaban yan. Medyo nag-aantay. Lotus with a flicker. Hinatak niya doon si Kyurem. Tinry nilang i-burst down at na doon si Pabilco, si Micro. Ipa-final slash papunta sa mga miyembro ng Game Love Desolators. Pero TNCZ4 pa ang makakuha ng dalawang kills. G on the backline. Naspata niya si Takinaga. Hukbo ngayon ang makakakuha ng Lord. I like to commend what Lotus did, but unfortunately for them, there is no one on that specific bush. Wala. Alam din ng TNCZ4, beware doon sa flicker hatak na meron itong si Lotus, kaya sila lahat naka-fallback. Napakaganda rin talaga ng ginawa doon ng TNCZ4, especially si Vin, ready siyang mag-save ng kakampi niya. Takinaga! Titry, patayin doon si Vin. Masesecure niya yung kill. Makakalayo lang din. May Eternal Guard dito. Kung kayo may Security Guard, kami may Eternal Guard na mas naging effective sa sitwasyon na yun. Yung Lethal Ignition! Kahit, kahit nga anong klaseng position ka pa mag-flicker, hindi ka makakatakas sa sunog. No, sir. Pero tingnan mo si Takinaga na low on health dun sa Lord. At G, pinatay ang former teammate. Oo nga naman, pinatay niya yung midlaner namin. Kailangan patayin din ng jungler yung midlaner ng kabila. Kailangan makabawi talaga.
Pero TNC Z4 ngayon, speaking of bawi, grabe, nakabawi talaga. Puro kayo trabaho kami. Group work. Meron silang sama-sama para maproteksyonan si G, si Pecto. At sa totoo lang, hindi pa natin totally nakikita ng malinaw ano ba yung epekto ni Pecto dito. Sa TNC Z4, nag-flicker hatak si Q-Rim at mabuburst lang din agad si Micro. May Mystic Gush, may hatak at mukhang si Ajay ang kasunod. XP lane para sa XP lane pero wait lang, Takinaga versus G. Mabubuhay si Takinaga dito pero may Blazing Pecto! Duet lang din na nagagamitin doon si Pecto at mukha katakas pa, buhay. 1-for-1, XP para sa XP lang din pero hindi na abot pa si G. Hindi na niya, naabutan pa ang umaalis na member ng G-Lad which is Takinaga. But then again, ano nga ba ang epekto ni Pecto? Napaka-careful na galaw, napaka-safe play. Pero nung sumama na sa laban, ganun na pala kasakit yung kulot. Napakatindi nung items din. Actually, yung sinabi mo pang Brave Smite, nakatulong din sa kanya to actually sustain the damage output na meron dito ang Game Lab Desolators. But now, ang pinakamataas pa rin na total damage, walang iba kundi ang Vexana ni Hao. Na alam mo na ang rason kung bakit pinapriority pick. Totoo naman. Dahil pag nagdikit-dikit ang kalaban, sa kanya ay literal na masusugatan. Yung passive kasi yung pumuputok eh. Pag nakadikit ka pa sa mga minions, mas marami yung nandun, mas masakit yung damage na matatanggap mo. Parang Faramis, makabagong Faramis. Oo nga no. Actually, may pagkaparehas yung mechanics and somewhat yung abilities na meron dito ang Faramis at Vexana. Ang kaso lang kasi, maganda sa Vexana, meron pa kayong plus one. Okay. May six man of the year, man eh. May lumalabas na isa pang kakampi, pero... Dapat may ganun sa ano yun, may ganun sa MDL Philippines. Six man of the year. Tama. Eternal Guard. Eternal Guard. O di kaya pag pinakita yung team lineup, Eternal Guard. Pwede, yung pang-ani. Pwede. Sa lahat ng team. Kasi lahat naman gumagamit ng Vexana. Pero, ito kukunin ng TNC Z4 yung mas malaking Lord. Kaka-counter dito. Oy, may hatak, pero may flicker lang din. Tapos penalty zone dun sa likod. G ang magbaburst. Kanisalas ang namataan, pero nag-pop, nag-broke yung kanyang rose gold meteor. Kaya hindi siya mag-burst down. Pero nagahabol ngayon si Pecto. Medyo mahabde ang damage ni Hao. 3-for-2. Takinaga and Micro kapalit ni G, Ajay at ni Q-Rim. Lamang ang G-Lad sa numero. Pero kung titignan mo yung mapa, tila parang mas kontrolado pa rin ng TNZ4. Ngayon may Lord, nandyan si Pecto, nandyan si Vin, nandyan din naman si Annie Salas, si Hao, at itong si Lotus. Pero I doubt na magsa-start. Ay, anong doubt-doubt? Sabi ni Harry Salas, hindi! Sisimulan namin? Ay, hindi din. Joke lang din. Japakes lang. Joke lang din. Joke lang. Alam mo, start pati yung casters, nasa psycho na rin. Hindi mo na alam ano yung gagawin ng mga teams. Hindi mo na alam paano ba nila i-go itong Lord. Pero nakita natin kanina na tinry ni Q-Rim mag-setup agad. Nung hindi tumama yung I'm offended hatak niya doon, saka nag-counterplay ang Game Lab Desolators. Eh, ang hindi nila alam, ready din mag-counter dito si Ajay. Diba? So, pahirapan din talaga. Pero ang gusto ko ding i-point out doon, hindi na-burst down agad ni G si Hani Salas. I'm not sure if that is Rose Gold Meteor or Athena Shield. Pero ang sure, merong shield para sa Magic Defense. Merong depensa para sa Magic itong si Hani Salas. Ngayon naman, meron na namang ambahan dito sa Lord. Lord take na ba talaga to o Lord bait? Kasi mismong tayo eh nalilito sa kung ano nga ba ang mangyayari. Pwestuhan, Micro doon sa new bush. Pero alam yata nila na nandun sa left mid bush eh. Taka nasa malayo din yung Vexana, etong si Hao. Pero maganda yung pwesto sa may bandang ibaba ni Lotus together with Takinaga. Ay, oo nga. Na parang kapag may dumaan dyan, may sumilip, kaya naman nilang i-burst down eh. Ang kaso lang, hindi yata worth it kapag si Q-Rim paulit-ulit nilang tinatry bigyan. Ganda rin ang ginagawa ni Vin na nagbabato siya ng mga pabola-bola sa mga bushes. Sinecheck niya kung may mga tao doon sa bush na yon. Pero yung kabilang bush nga na pinipwestuhan ni Lotus ay hindi pa niya na-check. Namamataan. Hindi pa nakikita, hindi pa naiispatan.
Takinaga. Sasama na siya kay Micro, pero hindi. Hindi pa nila planong kunin tong Lord ngayon. This is the calm before the storm. Eto na. Eto na yung kalmado lang, pero mamaya, delikado na. Ayan na, gumawa na sila ng play dito, nag-conceal. Tinry nila dun. Ang kaso lang, wala na dun si Lotus. Lotus backing out. Nakakuha ang TNC C4 na magandang pwesto dito. Ang kaso lang, kapalit nun ay conceal nila. Nandyan si Lotus na napupo, napigilan yung hatak na gagawin niya. Pero may finals lang din pala na gagawin dun. At kung si Ajay, delikado na rin yung buhay niya. Napubuhay! Sa kayong tinatarget dito ng mga miyembro ng Game Love Desolators at babagsak siya sa kamay ni Takinaga. Pero nandito si Pekto para sumalubong. Kasama niya si Kyurem. Pero ano yan, Pekto? Ito ang epekto kapag hinabol mo yung kakampi ko. Pero si Takinaga low on health pa rin. Napataan siya doon ni G at noong si G pa yata ang makakasecure na maraming Transion kills na Winter Transion play, pero mamamatay pa rin mula sa former teammate na si Hao. 3-for-2 trade. Napakatilt din laban. Naulit na naman lamang yung G-led sa palitan na kahit wala yung parehas na jungler, sabi ni Honey Salas, ah, Joshy Cakes, QWERTY, sinimulan ko na at tatapusin ko to, pero teka lang, magbubulo! Oy, napigilan yung final slash niya doon. Ganda sana nung gagawin niya, pero try pa rin dito ng Game of Desolators, masecure yung Lord. Sino makakuha niyan? Honey Salas. Grabe nga naman. Siya na mismo yung nag-frontline at bahala na si Lotus para mag-secure ng Lord. Ini-expect natin na si Lotus yung haharap at si Honey Salas magpo-focus sa Lord. Pero hindi. It's hindi the ganun. Other way around. Si Honey Salas pa yung lumapit doon sa members ng TNC C4. Kaya naman ngayon, G-Lad, sila ang may hawak ng Lord. Nagmamartsa sa itaas na bahagi ng mapa at yung kanilang membro ay nasa ibaba lang naman at kukunin ang outer turret na to. Focus sa goal para ma-maximize ang Lord. Ganon din naman ang TNC C4. Focus sa pagdepensa doon sa may bandang itaas. Ngayon, ang target ng Game Love Desolators, pwedeng yung mid, pwedeng gitna, pero sa Takinaga, medyo malalim na yata. Disengage, disiplina para sa Game Love Desolators. Alam nila na kaya din agad silang ma-counter. May conceal play. Ganda nung timing doon ng Magic Sentry. Nakita kung saan papunta ang mga members ng G-Lad. Good defense from the side of TNC Z4. Medyo naka-survive sila sa maaaring endgame na pwedeng dalin ng G-Lad. Ang taas din naman kasi ng clear wave. Ang taas din ng damage output. Hindi pa pala namamatay si Pe. Oo nga, no. Ang lupit ng pwestuhan niya dito. Sobrang ingat din talaga. Kahit na ganoon ka-intense yung laban, buhay. Buhay pa rin si Pekto. And that is a characteristic of a marksman. A characteristic of a good laner. Nagugustuhin mo talagang makakampi. Yung hindi namamatay, 19 minutes in, going on the 20-minute mark of the game, hindi pa siya napipitas. Ito na naman tong pwestuhan na to. Ito na naman yun eh. Okay, TNC C4 sa kaliwa. G-Lad naman para sa kanan. 2 minuto para sa magkabilang koponan. 2 minuto din yung antayan. 20 minuto na actually yung laban. At 1 minuto na lang bago lumabas yung Lord. Grabe yung mga binabatong, hindi bars eh, skills na binabato dito ng 2 to. Hindi pwedeng wala silang bawi. Alam mo yung laging may sapak yung kabila. Lagi at lagi, kamo. Dahil kung hahatak si Kyurem, hahatak din naman si Lotus. Laging ano, laging 3-4-2 or 2-4-3 or 2-4-2. Di ba? Equal. Minsan imbalance, pero okay lang eh. Kasi parang palag-palag na yun. Tama ka. Nakakita tayo ng 1-on-1. May 2-4-2, may 3-4-2. Eto, yung 5v5 kaya na... Kailan yung, kaya? Kailan kaya yung super na 5v5 yung matinding wipeoutan? Parang ang hirap din actually, especially for Game Love Desolators, ha, mas gugustuhin nilang makapick off dito. Makahatak, tapos burst. Pero ganun din kasi for TNC C4 eh. Kapag binuhos na dito nitong si Vin, yung kanyang Mystic Gush, for sure, hindi napapalag ang TNC C4. Medyo sinamahan lang ni Kyurem at ni Ajay itong si Gino mag-clear sa top lane para kahit pa paano ma-pressure. Alam din naman nila na matagal matunaw itong Lord na sinisimulan. Haabot sila dyan. Pero yung pwesto ni Lotus, ha? Doon pa rin. The Lotus Bush. Yun na muna ngayon. Yun na muna ngayon. Oo, yun na muna yun ngayon. Yun na muna ngayon. Para sa game na to. The Lotus Bush, the Lobush. Ayun na rin actually. Di ba ang Lotus ay
Tama. Flower? Halaman. Halaman, di ba? Flower o halaman. Basta, ano siya, basta something like plant. Oo. Basta ano siya, isa ay isang living organism. Tama, di ba? At ngayon na may Lord na ulit. Is this a Lord take or a Lord bait? Ayun na naman yung katanungan eh. Hindi mo na naman din alam kung ano yung kasagutan. Kasi hindi mo na rin talaga alam ano yung gagawin, ano yung plano na magkabilang koponan kasi si Mike Rong namataan. Oh, delikado yata ngayon si Q-Rem na nag-conceal. Don't let them know, pero may mystic cash lang din naman. At si Takinaga, pumasok dun sa may padaglikuran. Makakasecure sila ng damage shot dito, pero dito respecto with the damage. Takinaga, magpa-pop yung immortality. Anisalas. Pero nandito na ang mga tropa niya, nag-flicker in pa. Unti-unti nilang pinapabagsak ang hukbo ng TNC Zipor. Anong 2-4-3? Anong 2-4-2? Ngayon, make it a 1-4-4. Apat na miyembro ng hukbo ang tumumba, pero apat na miyembro ng G-Lad ang natira. Endable na ba? Yan ang tanong na gustong masagot ng Game Lab Desolators ngayon. Napilitan mag-Winter Tantrum, pero napakasakit lang din naman ni G. Nahatak siya dito. May mortality na si Hao, pero magpo-pop pa rin naman yon. Mukhang buhay pa rin. Double kill para kay G, pero naiwan si Hani Salas. Game Lab Desolators takes Game 1. Hanggang sa huli, Hani Salas, the most hardworking man, employee of the month. Tumulak na naman eh. I don't need to kill you, G. Wala. Kailangan focus lang sa goal. Parang kung paano niya sinimulan yung laban, ganun din yung tinapos. Ganun niya din tinapos. At nasagot ang katanungan na Lord Bait ang ginawa. Grabe. Ng G-Lad doon. Sobrang tindi. And TNCC4, ganda nung ano nila. Ang ganda nung ano eh, initiative. Initiative nila na sila yung nagtatry mag-take control. Sila yung nagtatry mag-control nung tempo nung laban na, di ba si Q-Rim nakailang conceal. Ang kaso lang, laging kapag nagbuhos dito, especially yung si Vin with the Mystic Gush, with the cord, si Takinaga, ready na agad lumikod. Ready na agad gumanon eh. Alam mo, parang ginagawa niyang funny yung ano, yung Nolan niya, na wala siyang pake doon sa harap, doon sa likod. Kumakable! Oo. Ngayon na nakita ng Nolan na kumakable. Wah, ganun eh. Tuloy ang drift dito sa day 3. Alam mo, ibang klase, nakita natin yung tapatan na yon. And I must say, excited na ako agad sa Game 2, man. Game 2 na agad? What's in store for both of these teams? And clearly, yung epekto ni Pekto, nakita natin dun sa game. Nandyan. Ramdam na ramdam mo yung pagiging maingat niya. Pero, ginalawan ng Game Love Desolators. Dinaan sa matinding execution. And for sure, napansin din yan ng ating analyst. Kaya, pag buklod-buklod din na natin ang ating mga ideya. Athena, ikaw na. Gusto nyo mag-game 2? Tara, game 2 na. De joke lang. Pero syempre, ibang klase ang performance ngayon ng G-Lad or Game Lab Desolators. Athena nga pala inyong makakasama. Together, let's discuss at pag-usapan kung ano nga ba mga nangyari sa game number 1. Pero bagong lahat ng yan, syempre, i-introduce muna natin ang isa sa kailangan natin mas kilalanin pa. Ang employee of the month, syempre, nandiyan ang walang iba, the one and only Hani Salas on the gold. Na ngayon, we have to talk about his Bruno. 616 KDA, imagine that. Isang best lang namatay and that's it. Diba? Lahat na nag-attempt na umabot sa kanya, kayang-kaya niyang iwasan. And of course, all thanks to the Purify as a battle spell. At kung papansinin din kasi natin dito, na isa sa pinaka nagbigay rin talaga sa kanya ng resiliency. So actually, nakita natin na ilang ulit siya na in-attempt. Abutin na nga lang din. Nag-Rose Gold Meteor pa siya for the last physical item build. Tapos sabay Athena Shield. Kasi nga naman yung Security Guard din naman talaga dito for the side ng kanilang kalaban. Eh talagang lagi siyang kinukulit. TNCC4 ang hukbo, mga sundalo na laging handang sumugod. Eh talaga naman na desolate, na isolate ng mga plays din ng kanya mga teammates. And that is why dito sa highlight plays natin, more on isolation plays talaga. Yung isa sa pinaka tinitignan natin pwedeng paging atake
dito ng GLAD or Game Lab Desolators all because of what Lotus has, the Kaja pick, diba? Yung Divine Judgment nung una gumagana kahit sino ang hatakin. But in this specific matchup, kapag nung una rin kasi siyang namamatay, hindi nila totally na ma-maximize yung Divine Judgment. And aside from that, maraming naging impromptu din ng mga follow-up dito iba members. Although, maganda yung naging follow-up and of course, sagot dito ni Honey Salas. Mapansin natin dito, tinry siyang puhunan or puruhan dito ni G, na lumiko siya onto the Nolan. But it's alright, kasi na-enable pa rin to ng Game Lab Desolators na ma-convert into an advantage for them. Dito sa Lord Knock Lord Visit, mapapansin natin na, uy, maganda yung pagpasok dito ng Lapekto. But what happened is that nakaligtas kasi si Takinaga. Although dito, natanggalan siya ng Immortali, okay lang. Kasi sa kanya, totally nabuhos doon epekto yung epekto ng kanyang mga Blazing Duet. Kanina, nabanggit din to ng ating mga casters na ka-Brave Smite. And nakikita natin na ma-maximize naman yon ng Claude. But what happened is that pagdating kasi sa Isolation's play, nakikita natin na totally maximize dito. Haras lahat ng mga nasa likod ng side dito ng TNCZ4. Pero for Game Lab Desolators, lahat yun polish up until the very end. And that is why si Honey Salas, nagkaroon din siya ng pagkakataon makapag-free hit. And of course, na-enable to ng kanyang mga kasama together with Lotus Divine Judgment. Nakakita tayo ng specific instance na may nahatak siya and that was Qrem. Alam natin may kakunatan dito si Qrem. Nakikita naman natin on our screens right now yung kanilang total or totality emblem build and as well as yung pinaglaban din dito na TNCZ4 is that gusto sana lang puhunanan dito si Pekto and of course si G. But what happened is that mas nag-focus ngayon ng Game Lab Desolators into trying to limit, restrict, and divide yung attention ng TNCZ4. Kaya kung mapapansin natin, most of the objective or turrets ay nakuha dito ng Game Lab Desolators. Although, nung starting draft natin, medyo nabigla yung mga casters na naging last pick Nolan pa dito ang Game Lab Desolators. Although, they already know na meron ng Terisla at Joy dito for the side of TNCZ4, or rather, Ruby. Pero hindi nila masyado ininda yon kasi they know na grabe yung magiging macro movement nila into the map and as well as yung micro place ni Micro. Diba? May isang mahahatak dito si Lotus and actually magagawa nila yon kapag ka ang nahatak nila dito is one core damage dealer for the side of TNCZ4. Pero ang downside nun if ever for Game Lab is that kapag kayong nahatak nila ay hindi nila totally na burst down, dun sila medyo mabibigla kasi babalikan naman sila dito ni Lavin and Ajay. In this kind of situation, sa ating post-game stats, mas umaayon to for GLAD or Game Lab Desolators kasi napapansin natin na kahit yung Eternal Guard ni Hao talagang nangangamusta lagi sa TNCC4. Once natapos na yung CD, ayan na naman siya mga kamusta. How are you? Diba? Kinakamusta yun na maigi yung kanyang mga former teammates, kumbaga. Pero sa pangangamusta niya, ngayon siya ang magtatagumpay. Pero game number one pa lang naman yan. Alam ko mas marami pa tayong mga masasaksihan. At syempre, mga makikita mga clutch plays na nga ba. Pero, eto ang gusto ko tanongin sa mga casters natin. Kasi meron silang prediction battle eh. Ano kaya sa tingin nila yung magiging answer? Ano ba magiging prediction nila dito sa series na to? Kaya Joshie Geeks and QWERTY, pasok na muna kayo!